Alamin ang pinakabagong mga kaganapan sa Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang makabuluhang gawa. Narito si Dan Andrew Cura para sa The President's Report. Gaya ng naibahagi ko na po sa inyo nung nakaraang episode, ngayong Hunyo ay ang 74 na anibersaryo ng Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Diyos po ang papuri na yan. At sa kabila ng mga kaganapan sa gitna ng pandemya, abay nagpapasalamat pa rin tayo sa patuloy na pagtulong sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang kabutihan, awa at masaganang biyaya. At dahil siya po ang Diyos ng kahapon, ngayon at magpakailanman, siya po ay mabuti sa lahat at nakikita po natin ang kanyang mga gawa. Sa panahon man ng krisis, abay makakaasa tayo sa kanyang kalooban at lakas. At ngayon po, patuloy po ang paggamit ng Panginoon sa ministeryo ng FEBC upang maipaabot ang ating mga mensahe ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kababayan. Sa pakikipag-ugnayan sa mga organisasyon, simbahan at kaagapay na katulad mo, abay nakagagawa po tayo ng paraan para maibahagi ang ating Panginoon sa iba't ibang lugar. At yan po ang karanasan ng pangkat natin sa 1143 DZMR Missions Radio na naghatid po ng mensahe ng Ebanghelyo sa kabundukan ng Cagayan Valley. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. Abay samahan niyo po ako dito sa ating The President's Report. Bigyan ko muna po kayo ng kaunting kasaysayan ng ating stasyon sa Santiago City, Isabela, ang 1143 DZMR Missions Radio. Ito po'y itinatag sa pangangailangan na maipahayag ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng radyo sa Hilagang Luzon. Noong dekada 90, abay nagsimula pong manalangin at magplano ang pamunuan ng FEBC Philippines na magtayo ng isang stasyon ng radyo sa Kawayan, Isabela. Hindi nila alam na ibang bahagi pala ng Isabela at kinakaugnayan na ng Diyos ang isang misyonero na taga-Inglaterra na si Reverend Mark Ritchie. Noong 1999, nagkaroon siya ng pangitain na itinatayong istasyon ng radyo sa kanilang pasilidad. Makalipas ang maraming taon ng pakikipag-ayusan, noong April 24, 2011, nagsimula pong magsahimpapawid ang 1143 DZMR Missions Radio. Naabot po nito ang humigit-kumulang 3 milyong katao na naninirahan sa Cagayan Valley at ibang bahagi ng Cordillera Autonomous Region. Kapansin-pansin ang mga rehiyong ito ay tahanan din ng 1 milyon at higit sa 1 milyong katutubo na kilala bilang mga Igorot o mga tagabundok. Dahil sa iba't ibang pangkat etniko sa lugar na ito, ang stasyon ay naghahatid ng musika, balita, mga paksang para sa lahat ng edad sa iba't ibang wika katulad ng Ilocano, Kalanguya, Ibanag, Itawis, Kangkanay, Yogad, Bugkalot at Gaddang. Ang misyon na abutin ang mga katutubo ay nagsimula ilang dekada pa bago maitatag ang 1143 DZMR. Noong pang 1950s, ang FEBC po ay tumutulong sa mga grupo ng misyonero na kilala sa pagsikap na maabot ang mga tribong ito. Dinadala nila ang Portable Missionary o PM Radio sa mga lugar ng Bontoc, Aita, at maging sa mga Ilongot na kilalang kilala po sa tradisyon ng pamumugot ng ulo. Sa pamamagitan po ng pakikinig sa mga pangangaral ng salita ng Diyos sa PM Radio, abay nakilala po ng mga Ilongot si Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil dito, ang tribo ng Ilongot na ngayon ay pinangalan ng Bugkalot ay tuluyan ng tinalikuran ang kanilang brutal na tradisyon. Lumipas ang panahon at nagpapatuloy po ang ating misyon. Sa awa ng Diyos, marami pa rin mga tagapakinig na tumutugon sa pasanin na maabot ang mga hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo sa mga lugar na sakop ng signal ng ating istasyon. Nitong Enero lamang ng taon na ito, isang volunteer partner ng 1143 DZMR ang nagsimula ng isang fundraising campaign para sa isang proyektong tinawag Radio at Biblia para sa mga tribo.
Nakalikom po ito ng pondo at ginamit upang makapag-donate ng 100 portable missionary radios o PM radios at Biblia sa wikang Ilocano. Dahil po mahirap matunton ang lugar ng Kinugkob, Alfonso Castañeda at Kamandag, Asipulo, Ifugao, abay ipinagamit po ng New Tribes Mission Philippines ang kanilang helicopter upang ihatid ang DZMR team na makapagdala ng PM radio at Biblia sa lugar na iyon. Sa pagpunta sa mga nayon, abay kinailangan pa nilang dumaan sa mga bundok at tumawid ng ilog sa isang PM radio distribution activity sa Nueva Vizcaya dahil walang mapaglatagan ng helicopter sa bulubunduking lugar ng Ambagyo, ay 4x4 pickup trucks naman po ang ginamit para madala ang team sa lugar na iyon. At pinupuri po natin ang Diyos sa napakagandang balitang ito na aming natanggap. Isang simbahan po ang nabuo sa Ambagyo mula ng magtipon po ang mga tagapakinig ng isang taon matapos marinig po nila ang programa nila sa wikang Kalanguya sa 1143 DZMR. Ito po ang Mount Pulol Lutheran Church sa Ambagyo, Nueva Vizcaya na itinatag noong 2014. Alam niyo po, nais ko pong magpasalamat sa ating mga kaagapay, lalo na po na nandyan sa Cagayan Valley, para sa inyong walang humpay na pagsuporta sa ministeryo ng FEBC. Patuloy nating ipanalangin po ang 1143 DZMR Missions Radio, lalo na ang ating team sa pangunguna ni Station Manager Ted Dolohan. Abay, pinagdiriwang po ng stasyon yung kanilang 11th anniversary noong pong Abril 23. At salamat po sa Diyos sa pagkakataong idinaos po ang okasyon na iyon na may kasama po silang ilang mga tagapakinig on-site bukod po dun sa online sa Facebook. Dalangin namin na mas marami pa pong tao ang magkaroon ng puso para sa pagmimisyon at makapaglingkod sa Panginoon at katuwang ng 1143 na naway gamitin ng Panginoon ang istasyon nito upang dalhin ang mensahe ng pag-asa at kaligtasan kay Kristo Jesus sa bawat tao, wika, tribo, diyan sa Hilagang Luzon. Ngayon po, katulad po ng pagdiriwang ng DZMR, abay, ang anibersaryo po ng FEBC, 74th anniversary, ay mayroon na rin pong live audience. Darating na Hunyo, 4 po tayo. Bisitahin po natin ang ating Facebook page, FEBC Radio, at ang ating website, febc.ph, para po sa karagdagang impormasyon at para po makakuha kayo ng slot dahil limitado lang po ang on-site natin, kaya't kailangan nyo pong mag-register. At kung hindi naman po, makakapanood po kayo sa ating streaming sa Zoom at Facebook. At maganda pong magkita-kita tayo. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa ating programa. Muli, ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para po sa The President's Report. Lagi po tayong mag-ingat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report. Kung nais ninyong maging kabahagi ng gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website donatenow.febc.ph o mag-email sa info@febc.ph para sa inyong mga katanungan o mungkahi.